sa inyo kung paano kung pinababa yung temperature ng Acer Nitro 5 during playing, especially pag naglalaro kayo ng PUBG or Warzone. So, mataas yung temperature pagka hindi tayo naglagay ng mga cooling system sa lalo ng mga laptop user. So ito yung mga tips, so sana makatulong ito sa inyo sa paglalaro nyo para mababa yung buhay ng laptop na. So check this out guys. So una, kailangan natin ng ito yung luma kung tawag dito, laptop cooling pad. So aluminum siya, nabili ko siya dati sa Dubai. Tapos ito naman, air cooler, sa Lazada ko siya nabili before, so malaking tulong din siya. So ito, dalawang heatsink, mabibili nyo to sa mga electronic shop. Aluminum din siya, gagamitin natin siya para makatulong i-absorb niya yung init ng laptop natin. So una, yung cooling pad natin, ipupwesto natin siya. Siyempre, ipapatong natin yung laptop dun sa cooling pad. Ayan. So, i-align lang natin siya ng ayos, mga tropa. Papantayin lang natin. So ayan. Ipupwesto na natin yung laptop kung paano yung position gusto natin. Then prepare natin yung aluminum na heatsink. So siya yung gagamitin kong patungan ng cooling fan para naka-align siya dun sa air vent ng GPU ng laptop natin. So ayan siya. Pag pinatong ko 'yon yung cooling fan, naka-align na yung cooling fan natin doon sa ano, sa air vent, sa may GPU area. Kaya papatong natin yung cooling fan. So, may rubber pad siya na kulay blue. Ayan, sa harap. Siya yung tututok natin doon sa mga vent doon sa butas na sa likod ng laptop natin. Ang gagaling yung hangin galing sa cooling, galing sa GPU. Itong cooling pan natin, actually vacuum siya, pahigup siya. Ibubugoy niya yun sa likod. So ayan na yung itsura sa harap. Pagka naka-align. Ayun, pag itong cooling pan ay medyo ayusin din natin yung pagkakalagay kasi dapat naiipit yung kulay blue eh pag binuksan mo yung lid o yung monitor ng laptop mo. Saksak muna natin yung USB sa available port natin. So ayan, may ilaw na siya. Ito yung magana na yung pan niya. Again mga tropa, para siyang vacuum pahigop. So ibubugan niya yung mainit na hangin dun sa likod. Ang gamit naman ng heatsink natin, i-absorb niya yung init na nanggagaling dun sa cooling pan para tumagal din ang buhay ng cooling pan natin. So, ayusin lang natin. At pag in-open natin yung monitor, dapat ma-maintain niya yung position niya. Hindi maalis yung goma. Ayan. Check natin pag in-open natin. So ito naman, yung isang heatsink ko, kakabit ko naman sa power adapter natin. Sa adapter ng laptop natin. Kasi pagka naglalaro tayo, isa yan sa umiinit. So sobrang init din yan. So yan, gagamitan ko lang siya ng magic tape. Ang magic tape na to, used magic tape naman to. Ayan, iyapos lang natin yung heatsink dito sa power supply natin. Tapos ito guys, inassemble ko lang to. So, meron akong lumang box ng power supply, pasensya na may background. Tapos meron akong lumang pan ng
CPU. ASUS fan. So 20 volts siya, nagyan ko lang ng switch. Tapos ng plug. Ayan. Ang gamit naman niyan, doon din yan sa power adapter natin. Papatong natin yung power adapter dyan. Para lumamig siya habang ginagamit natin. So, hindi siya mag-o-over. So, ayan mga tropa. Ayan yung setup. So, sana makatulong. So, pakita ko sa inyo yung full setup. Ito. Mga tropa, ito na yung result pagka nakakabit siya yung mga air cooling system natin. So sa susunod na video, tuturo ko naman o share ko naman paano pag-undervolt ng Acer Nitro 5. So salamat mga tropa, ingat, keep safe, and God bless.